Kinakarap ngayon ang Pilipinas ang kakulangan sa healthcare workers, lalo na sa mga nurse. Yan po'y ayon sa Department of Health. Yan ang ating tatalakayin kasama si Dr. Benito Atienza, ang Vice President 3 ng Philippine Federation of Professional Associations. Magandang umaga po, Doc. Magandang umaga po sa iyo, Anjo, at sa ating mga nakikinig ngayon at nanonood. Opo, ano po nakikita ninyo dahilan, sir? Bakit nakakaranas tayo ngayon ng kakulangan sa mga healthcare workers? Actually, kausap ko lang ang presidente ng Philippine Nursing Association. Opo. Ang Philippine Nursing Association is celebrating their 100 years now. Yung 100 years centennial nila ng asosasyon nila. At si Dr. Melvin Miranda, ang presidente nila, at kinausap ko siya, ano ba yung mga nagiging problema? Kasi ngayon, marami mga bansa ang nangangailangan ng mga nurses. At in fact, sinabi niya sa akin, narito last week ang international recruitment ng nurses sa Amerika. At US needs 250 nurses, mostly Pilipino ang kailangan nila. At ginawa nila, naging lenient na ang pagpunta ng mga nurses sa Amerika at sinasabing ay doon na ipaprocess ang kanilang mga papeles kasi different state may different law sa nursing, di ba? Yung pag-practice. Katulad din ng sinabi ng ibang mga nurses na nakakausap ko, ang dali daw ngayon pumunta ng Saudi, yung mga areas sa dyan sa atin sa central area ng mundo, at sinabi nila na kailangan lang 1 year experience tapos pwede na kayo umalis at pumunta doon. At napalaki ng ino-offer ng mga sweldo, almost 75,000 ang initial, lalo sa mga special areas. Ayan ang isa sa mga at saka ang isa pang naging rason natin is nagkaroon tayo ng K-12 at ngayon pala nag-graduate yung mga nag-K-12, nagkaroon ng backlog. May mga labor union na nagrereklamo sa pag-impose ng CAP o ng cap, pag-impose ng cap na may limitadong bilang lamang ng health workers ang papayagang umalis ng bansa for employment. Sinasabi nila ng cap raw ay inherent violation ng karapatang mag-travel ang isang tao. Ano po inyong opinion dito? Talaga makakasagot niyan ay ang Philippine Nursing Association at sinabi nga nila na dapat nga i-increase pa yung cap, sabi ng mga nurses. Ang inano natin is dapat ang anuin natin ngayon yung solusyon kung paano masusolusyonan to. At nakausap nga si Mr. Miranda, si Melvin, at sinabi niyang ang isa solusyon dito ay mag-usap ang ating mga Philippine Nurses Association, ang mga professionals, kasi hindi lang naman nurses apektado, pati ating mga medtechs na marami na rin nag-a-abroad, yung mga radtech technician natin, kung tawagin, itong mga physical therapists, mga pharmacists, ay kailangan din sa abroad, lalo na ngayong matatapos na yung pandemya. At saka sinabi na ang isa sa magiging dapat solusyon ay madaming mainganyo tayo mga estudyante na pumasok ng nursing para masuplayan nga yung pangangailangan dito sa Pilipinas at saka itong mga nag-a-abroad. At saka dapat bata pa lang alam na nila kung anong track nila. Dito ba sila magtatrabaho o sa abroad? Bakit sila mag-nursing? Kasi gusto nilang pumunta sa abroad. Kasi malaki ang kita at saka madadala na yung pamilya. At ang isang dapat solusyonan ay ang marami daw gusto mag-nursing ngayon, ang makukulang nila ay mga nasa teaching, yung nursing teachers, yung mga professors nila ay kulang din kasi iba nila nag-a-abroad din. At ang kailangan nila, at bakit naman hindi sila makatanggap na marami estudyante kasi kulang nga yung mga professors nila. At isa pa, ayaw nilang ma-compromise naman ang kanilang quality of nursing education. Kaya minimaintain nila. Ang kailangan ay siguro ay talaga mag-usap ang sabi ni Mr. Miranda na magkakaroon sila ng meeting with ating OIC ng DOH, Dr. Berhere, at pag-uusapan to. Tapos isa pa daw problema ay talaga ang marami nawawalang mga nurses natin ay nasa private. Kasi malaki ang difference ng sweldo ng private at saka nung sa government. Tapos yung sa government naman, yung mga deployment ng nurses nila ay contractual, mga 6 months to 1 year lang yung nagpupunta sa field, sa mga barangay. Iyan ang mga dapat solusyonan. Reaksyon po ninyo sa sinabi ng Health Department na makikipag-ugnayan sila sa Department of Migrant Workers at maging sa DOLE
para pag-usapan po ang pagbibigay ng insentibo sa mga healthcare workers upang mapigilan daw ang kanilang pag-alis sa bansa? Yes, dapat talaga, lalo na yung nasa private, kasi yung nasa private, malaki ang depression ng sweldo. Sana yung mga nasa private, bigyan ng subsidy rin. Kasi talagang, as of now, ako, isa akong pediatrician, nagpa-practice ako, at kita namin na hindi kami makapag-admit sa ospital. Kung may kwarto man, ay kulang ang nurse, lalo na yung mga special areas natin na ICU, na kailangan namin ma-ICU yung mga bata, mga pasyente, eh, hindi namin kasi may mga kung ilang nurse ang isa-isang pasyente pag nasa ICU, dapat one, pinakamadami na 1:2. Na isang-isang nurse, dalawang pasyente, eh kung ang pasyente mo ay madadagdag, isa lang ang nurse, hindi sila makakapag-admit doon kasi yung quality ng service ang nakakompromise. Kaya ang kailangan natin ngayon talaga, lalo sa mga private hospital, siguro pag-usapan talaga, at kasi nauubos na ang ating mga nurses sa mga private, yung sa mga public ganun din, pero mas malaki ang epekto sa natin sa ating sa private hospitals. Pinaplano po ng pamahalaan na amendahan ang Magna Carta Bill at ayusin yung standardization ng salaries. Ibig sabihin ay ang mga nasa private sector ay makakakuha ng same salary kaparehas ng mga nasa government service. Kayo ba isang ayon dito? Naku po, matagal na po yan. More than 10 years na po natin inaayos yan. At saka sa mga meeting natin, nung previous po akong presidente ng Philippine Medical Association, yan na po ay pinaglalaban natin ang Magna Carta na i-reversuhin. Tingnan nyo na i-amend para po sa ating kapakanan ng mga ating mga, hindi lang ng doktor, nurses, at saka lahat ng nasa medical field. Kasi hindi po ang ospital kung wala pong ating mga hindi lang doktor ang kailangan, pati po yung mga medtech natin, nurses, eh dapat po i-revise na yung kanilang at matagal na po hinihingi natin yan sa Senate, sa Congress, at ito po mga palagi po po nag-meeting at ito po ang pinag-uusapan. Matagal na po yan. Dapat pong i-upgrade na yan, yung Magna Carta for healthcare workers. Kung susumayin po, ano ang maimumungkahin ninyo na dapat gawin ng ating pamahalaan para mapanatili ang healthcare workers sa bansa at makikahit pa ng mga kabataan na maging healthcare workers? Sa katunayan po, meron po akong foundation, ito yung Child Bullying Workers Foundation. Kami nagtuturo ng mga bata para maging health workers as early as grade 4, grade 5, high school. Ay tinuturoan na nila namin sila for the past 26 years. At ngayon ang mga graduate namin, mga doktor na at saka mga nurses na at nagsiservisyo sa atin, naging frontliners. At saka sinasabi nga natin, train a child the way he should go and later in life, he should not depart from it. Dapat kasi alam nila, kasi marami rin tayong mga nurses, doctors na nakagraduate na hindi naman nagpa-practice. Dapat kasi bata pa sila, hinaingganyuhin na natin kung anong track nila. At sinasabi natin na dapat talagang bigyan magbigay pa ang pamahalaan kasi maraming mga mahihirap na gusto mag-doktor, mag-nurse sa healthcare system natin. Bigyan nila natin ng insentibo sa pamag-iitan, lalo na yung mahuhusay natin, ay bigyan natin ng scholarship. Bata pa lang, alam na nila na mag-nurse sila kasi high school, alam na nila, at may during high school i-track na sila na sila ay susustento ng gobyerno para mag-aral. At pagka nakapag-aral naman sila, ay magsiservisyo naman sila sa gobyerno ng ilang taon. Dapat ganito yung ating process, hindi yung pagkulang na yung nurses, saka tayo maggagawa ng solusyon. Dapat 10 to 20 years from now, alam na natin ang track ng mga bata. Alam na natin kung ano ang gagawin nila. At siguro, maging nationalistic ang mga estudyante natin. Kasi dapat, sabi ko nga, dapat gamutin mo muna yung sarili mo, ang kamag-anak mo, bago ka pumunta sa ibang bansa. Okay. Maraming salamat, Dr. Benito Atienza, ang Vice President 3 ng Philippine Federation of Professional Associations. Ingat po, sir. Thank you po, Doc.